Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Betchoy and I am your plantito from Mindanao. Tara at samahan niyo ako sa aking plant journey. Those who are new to this channel, especially sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please click on our subscribe button and pakiclick na rin ang ating bell notification para maging updated kayo sa mga latest videos ng Betchoy Vlog. And also guys, please follow me on our other social media accounts, so that's aside from YouTube. We have a Facebook page and our page is Betchoy Vlog, and we also have an Instagram account and our ID is Betchoy_vlog. And let's talk about plants. So if ever meron kayong mga questions about plants, plant cares, plant IDs, any other stuff related with plants, you can send me a message or a DM sa ating Facebook and IG, and I will try my very best na masagot yung inyong mga katanungan. And for today's episode guys, I'll be sharing with you my philodendron collection. And some of you might recall that I was able to share with you on our previous episodes my nursery and propagation area and also my alocasia collection. So I promise to you na I will be sharing with you bits and pieces of my gardens until such time na matapos natin ito. And this moment, I'm proud to share na meron na pala tayong 50 plus philodendrons in our collection. So that will be our highlight for this episode. And in my more than a year of collecting plants, yung mga philodendrons has been part of my early collection guys. And I think I can still remember na yung pinakauna-unang philodendron ko is my philodendron green emerald, which I only got from outside our house. So yun yung medyo nagtatak sa aking isipan. And to jumpstart our philodendron garden tour, yung unang-una ipapakita ko sa inyo guys is my giant Orlando na philodendron. So ito na siya ngayon, sobrang lush na niya, ang dami niya ng dahon. And I got this one early this year in the month of January during one of our garden hunting episodes. And next to our Orlando guys is our Ceratum, and this is our jungle boogie na giant na rin, and also got this one early this year, so napakarami na rin yung dahon guys, and then sobrang healthy din nila. And we also have some flowers here. So next to our giant na jungle boogie, I will be sharing with you our Milaloni. So meron tayong dalawang versions nito, itong golden natin na Milaloni and our regular green na Milaloni. So both of them, hopefully soon, magiging giant din sila. And I got this one, itong ating golden Milaloni, from bartering one of my plants. At ito namang isa, I bought this from one of our garden sellers, at our plant sellers from Mindanao. So now, let's proceed further sa ating garden guys, and we'll be sharing with you our other philodendrons here. At ito ang ating favorite na philodendron, Pink Princess, or also known as the philodendron irubescens. So ito ang ating philodendron pink princess. This is one of my propagations na, and then trailing na siya ngayon guys. Meron na siya dito mga napakaganda mga variegations then. Again, this is one of my favorites. Again, we also have here another pink princess na propagation, and at the back of it is our philodendron Varsivixii aurea flavum, which I got a few months ago. And ngayon, dumadami na rin yung kanyang mga dahon. So, kagabi kasi medyo maulan. So, ngayon, makikita ninyo, medyo basa yung ating mga dahon. And right beside our Varsivixii na aurea is our heartleaf philodendron. Trailing na ito, guys. Napakarami na niyang dahon. And I got this one as freebie lang. Thank you. And right beside this is our golden violin. Also known as our bipennifolium. Ito naman guys, I got this one recently lang, I think around 2 months ago from one of the garden shops dito lang sa amin. And here is one of my wishlists for the year 2021, our philodendron glorious. So itong glorious natin guys, this is a mix of philodendron gloriosum and our melanochrysum. So hybrid itong ating glorious. So later on, kapag naging mature na itong ating glorious, nagiging malaki din yung kanyang mga dahon. And at the same time, it's also a trailing type of a philodendron. Ito naman, I'll be sharing with you our philodendron gigas. This is another trailing type of a philodendron. We can see some similarities here with our melanochrysum, which I will be showing to you also later on kasi meron din tayong melano sa ating collection. So sa ngayon, it's already starting to trail.
And ever since I got this, nakapag-produce na ito ng dalawang dahon. Just mind you guys, take note of this one. Ito kasi, nangyari dito is that because of the frequent raining in the past few months, so nagkakaroon tayo ng mga markings na ganyan sa ating philodendron. And our philodendron gigas, actually this has a velvety feel sa kanyang mga dahon, and then kakaiba din yung kanyang shape ng kanyang dahon, medyo may pagka heart shape na pahaba. So right beside it is our philodendron na squamiferum, and I already got a giant version of this one. Later on, papakita ko rin sa inyo yung ating cute na version nating squamiferum. So sa ngayon, mature size na yung kanyang mga dahon, and it's already starting to trail. And yung nagpapa-unique sa ating squamiferum is yung kanyang petioles na may mga squamioles. So ganito siya guys, para siyang may mga hair-like thread dito sa kanyang petioles. So we also have here another variegated na philodendron. Kukunin ko lang siya guys. This is one of my favorites, ang ating philodendron na Burley Marks, the variegated version. So aside from this, meron din tayong regular lang din na Burley Marks, which is the green one. But ito, this is kinda special and unique also because of this is a variegated version. So sa ngayon, nagsistart na siyang maging lush. I got this one few months ago. It only had 3 leaves, and then I just got this from Iligan. So nakuha ko lang ito through bus shipping. So I hope na maging lush na ito, and hopefully din hindi ito mag-revert. We also have here our philodendron na lupinum. So medyo maliit pa lang siya ngayon guys, and I got this one with the price of 500 pesos. So let's just have a side-by-side comparison with our heartleaf, kasi medyo may mga similarity sila. But on a closer look, makikita natin na meron talaga siyang difference, because this one, this is a bit round and wider as compared with our heartleaf. And also with the texture of its leaves, itong ating lupino may pagka-velvety siya na similar with our Micans and our Milano Chrysom. As for our heartleaf naman, medyo shiny yung kanyang feel ng kanyang mga dahon. And both of these are trailing types na philodendron. Balik lang natin to guys. And now let's get our medyo malaki na na philodendron Golden Jungle Fever. So ito na siya guys. Actually, I got this one early this year, and medyo kukunti pa lang yung dahon niya. I think I got this at a... Meron pala siyang apat na dahon. So ngayon, nakapag-produce siya ng napakaraming dahon. And mind you guys, this is our Golden Jungle Fever. So we also have a regular na Jungle Fever, which is green lang yung kanyang color. Medyo dark green. Ito naman, may pagka-yellow green yung kanyang color. And I'm so happy kasi meron na siyang mag-a-unfurl na panibagong dahon. So this will become its 8th leaf na. Also guys, I failed to mention, this is our variegated Golden Jungle Fever. And you can see here na meron siyang mga patches or small patches of color green. So yung kanyang variegation is dark green. So dito, papakita lang natin sa kanyang pinakaunang dahon yung mga green variegations. So earlier guys, I have shown to you our philodendron Burley Marks na variegated. So ito naman yung ating Burley Marks na regular lang na green form. Hindi ko na ito makukuha kasi sobrang medyo mahirap na siyang kunin kasi napaka trailing na niya. Pero I got this one. This is actually one of my earlier philodendrons. I got this last year in the month of September or October, I think. Meron pa lang siyang tatlong dahon. So sa ngayon, napaka-lush na niya guys. And then I haven't propagated this one kasi napaka-amazing na rin niya tignan dito sa part na ito ng aking garden na ganito na siya ka-lush. So ito naman yung ating philodendron na green cardinal. So if meron tayong mga black cardinal, meron din tayong green cardinal. So ito yung aking green cardinal na nakuha ko rin early this year. So I can still remember that on the month of January, kukunti pa lang din yung dahon nito guys. I think nasa mga 6 leaves pa lang siya. So ngayon, almost ano na siya, it's more than 10 na siya, including this upcoming na kanyang pinakabagong dahon. So ito guys ha, nagiging giant din ito ating green cardinal as the plant matures. So habang tumatagal, nagiging malaki din ito. So let's put back our green cardinal and get our... Ito naman yung ating philodendron Ataba Puense, which is very beautiful. It has its own beauty guys. So take a look at its leaves. Ito naman, mother plant ko na ito. Naka-propagate na ako nito ng I think 2 beses na ata. And then ito yung ating Ataba Puense guys. Actually this has a very unique shape. Parang ano din siya, makakikita tayo ng semblance with Burley Marks and Bilite. Pero this is a smaller version.
But mind you guys ha, itong ating Ataba Puensa, nagiging malaki din ito, but not as big as Bilitays ng mga dahon. And it has this unique color sa kanyang under part ng kanyang dahon. So it's kind of maroon. So ito guys, this is another trailing type of a philodendron. So let me share with you guys my other philodendron, and this is our philodendron Florida. And if you may see here, sa mga hindi pa nakakaalam, meron tayong makikita dito na similarities with that of our squamiferum. Actually, itong ating Florida, this is a hybrid of a squamiferum and pedatum. Unfortunately lang, wala tayong pedatum. So ito lang yung may papakita natin. So malalaman natin yung kanyang difference on the petioles. So itong ating, as I've mentioned earlier, itong ating Florida, this is a hybrid of squamiferum and pedatum. So makakakita tayo dito ng parang traces of the squamules from that of squamiferum. Yung ating pedatum naman, actually it has a medyo smooth na green na petiole. So doon natin malalaman yung kanyang difference. So ito naman, trailing na ito guys, and I also got this one early this year. Napaka-konti pa lang ng kanyang mga dahon. I think dito pa lang siya guys, oh, 2, 4, 6. It only had 6 leaves that time. So sa ngayon, when I introduced cocoa pole sa ating Florida, nag-start na siya mag-trail, and then sa ngayon, ito na yung kanyang mga panibagong dahon na nagiging mature na in size. Ito na, let's put it back. And now, let me introduce to you my favorite plant, my current favorite plant, which is our philodendron Paraiso Verde. So, dito na siya guys. It's also a trailing type of a philodendron, and it has this unique variegation sa kanyang dahon na makakakita tayo ng mga mottled variegation. So, it has this mga white markings dito sa kanyang mga dahon combined with the dark green. So, ito na mga ating Paraiso Verde guys. This is such a fast-growing na philodendron under my care. I got this one few months ago, mga 3 months ago siguro, and then that time meron pa lang siyang 2 dahon and 1 sprout. So sa ngayon, meron na siyang 7 dahon. So in just a span of how many months lang, nakapag-produce na siya ng mga dahon na malalaki na with very good qualities ng mga variegation. And actually, I'm having second thoughts on this plant because I'm kind of torn if ipopropagate ko ba ito or I'll just leave it as is. So if we take a look at its leaf size, ito yung kanyang second na latest na dahon. And then, I estimate na more than a feet na ito. Siguro nasa mga 14 or 15 inches na siguro ito. So that's it for our Paraiso Verde. So here is our philodendron na Green Emerald, which is one of my first philodendron collection. So sa ngayon guys, sobrang trailing na nito. And then, I actually thought of using pole for this one, pero hindi ko na siya naagapan. So nangyari na lang was that nag-train na lang siya dito sa wall sa aming bahay. Napakarami na niyang dahon, and this is also a very fast growing na philodendron. And if you're a beginner pa lang sa pagkocollect ng plant, I highly recommend na ito yung maging unang philodendron mo sa inyong collection. So we also have here our philodendron na Painted Lady. Makikita natin guys yung kanyang shape ng kanyang mga dahon. It's somewhat similar to that of our Green Emerald, pero it has these yellow markings and yellow variegation sa kanyang mga dahon. And meron ay yung color naman ng kanyang petiole is medyo reddish brown. So again, this is another trailing type of a philodendron. And as compared with Green Emerald, hindi siya ganun ka-fast growing or mabilis mag-produce ng mga panibagong dahon. On to our next philodendron, and this one, this is another variegated philodendron. This is our Ring of Fire. So looking at its variegations, actually mas naging maganda yung quality ng kanyang variegations as compared with that of the mother plant. So ito na siya, meron siyang napakarami mga patches. May mga yellow markings dito and patches. And dito din sa likod, medyo malaki siya. Actually, hindi lang siya masyadong makita kasi nasa underleaf siya na part. Pero this actually has a better variegation as compared with the mother plant niya. So ito naman yung ating philodendron, Milano Chrysome. And this is one of my wishlists for this year. And sa ngayon, meron na siyang 4 na dahon. Itong kanyang pang-4, this is the latest leaf niya guys. So ating Milano Chrysome naman, this is a trailing type of a philodendron, and it has this unique shape sa kanyang dahon na pahaba na heart. Pero this one, this is still the juvenile form. So as the plant matures, nagiging iba din yung kanyang shape. So hindi na tayo makakakita ng round na shape dito sa kanyang top part. Magiging medyo flat na ito, but it still retains that medyo heart shape. And then
it would still be a elongated na dahon. So, ating melanochrysum, it has this velvety feel sa kanyang dahon. And hopefully in before the year ends, makakakita na tayo ng mature form ng kanyang dahon. So, eto naman guys, papakita ko sa inyo yung ating Philodendron na gloriosum na napakalaki na ng kanyang mga dahon. Ito, this is very, this has some attachment to me talaga kasi I got this one as a node cutting last year. And I really thought na hindi na ito magsusurvive. But then luckily, nag-thrive naman siya, nag-survive. And then right now, it's producing large leaves na napakalaki na ng kanyang mga dahon. And actually, this is one of my favorites talaga last year, yung ating Philodendron na gloriosum. Napakaganda din ng kanyang shape ng dahon. And the feel also, it's velvety and it has this very detailed na venation. So I have 4 pots of these Philodendron gloriosum and sa ngayon, all of them are already producing large leaves. Let's proceed with our Philodendron Golden Dragons. Ito naman guys, this is actually one of my earlier collections and this has, although medyo common lang itong ating Golden Dragon, but I really find this plant and Philodendron very beautiful. So, Golden Dragon, so it's basically, kaya siya tinawag na Golden Dragon because of the shape of its leaves na parang hugis ng ulo ng dragon. So, meron siyang mga napaka-unique na shape ng kanyang dahon with its lobes na may pagka-sharp and curvy at the point. So, ito, medyo affordable lang ito sa plant market and you can find them in almost all garden shops. Now, let me share with you guys another trailing type of a Philodendron. And this is our Mexicanum. Again, this is another common type of a Philodendron, but I believe this is one of the fastest growing na Philodendron kasi napakabilis sila mag-produce ng dahon. Even after propagating it, siguro mga a week's time, makakakita na tayo ng panibagong growth development niya. So ito na siya guys, nagsistart na siya mag-trail and I introduced a very tall na pole dito para magtuloy-tuloy lang yung kanyang pag-produce ng mga dahon at mag-trail siya. So we have another trailing type of a Philodendron and this one is this kind of unique naman with a very, very, very beautiful na silver color sa kanyang dahon. This is our Philodendron Brantianum and as I mentioned, this is a trailing type of a Philodendron. So ngayon, nag-introduce na ako dito ng moss para ma-slowly activate na natin yung kanyang mga aerial roots. And I'm planning to propagate this hopefully in the coming weeks kapag medyo may time na tayo. At ito guys, take a look at its leaves. Ito yung nagpapaganda sa ating Brantianum, yung kanyang mga silver markings dito na very unique in itself. So ngayon, nagsistart na siyang nagiging malaki yung kanyang mga dahon as compared with the previous leaves. So ito na siya guys, medyo malaki na siya as compared with the previous leaves. And I really love the silver markings here on our Brantianum. So to proceed further, so this is our Philodendron Cream Splash. Actually, it's Philodendron Hydrasium Cream Splash. Okay, yung Hydrasium kasi napakarami niyang varieties. May Brazil, which we also have in our collection. May mga Silver Stripe, may Cream Splash. So napakarami niya guys. Nagkakaiba lang siya doon sa mga sporting. Ito yung mga color combination sa gitna ng kanyang mga dahon. So again, this is another trailing type. And napakabilis at napakadali lang din magpropagate nito. Kasi very obvious yung kanyang mga aerial roots. And they are also a fast-growing na Philodendron. Kaya siya tinawag na cream splash, guys. Kasi it has this cream color sa kanyang dahon as compared with the other Hydrasium na yellow-green and white na mga markings. So ito naman, meron siyang cream na markings dito sa kanyang gitna ng dahon. And right beside our cream splash is our Philodendron Lime Fiddle. This is actually a variegated version of a Golden Dragon. So this is another trailing type of a Philodendron. And take note guys, yung kanyang mga markings or yung kanyang mga variegations, it has this parang mottled, then medyo subtle as compared to that of Paraiso Verde. Yung mga variegations niya naman has this light green na color. So, let's proceed further. And let me share with you my Philodendron Giganteum. So, by the name itself, Giganteum. Sa ngayon, cute pa siya, pero later on as the plant matures, in the coming months, magiging giant na rin ito and it has this very beautiful and smooth na mga dahon. So, sa ngayon, yung size niya is more than the size of my palm. And ito naman guys, yung ating Philodendron Mamey. This is one of my wishlist na plants. So sa ngayon, meron na siyang 4 na dahon. So
May pagka-unique din yung ating mamey. This is actually considered as a rare type of a philodendron. Meron siyang mga silver markings dito sa kitna ng kanyang mga dahon, and it has some details din sa kanyang mga veins. And yung shape naman ng kanyang dahon, may pagka-narrow heart shape. So, let me get my philodendron Bubsy. Ito naman guys, recently feature lang natin ito sa ating previous vlog. I got this one from Mindanao lang din. So, ito siya, makakakita tayo ng similarities to that of Ceratum or yung mga jungle boogie, kasi may mga corrugations yung kanyang leaf pattern, yung mga lobes dito na ganyan. Pero ito naman siya, medyo may pagka-curvy yung point ng kanyang dahon as compared with the Ceratum na medyo sharp or pointy yung kanyang leaf. At ito namang ating Philodendron Bubsy, this is considered rare as compared with the Ceratum. So ito naman guys, I'll be sharing with you my Philodendron Varsivixii, and this is the green form. Kanina na-share natin na meron itong Aurea or yung golden version na naipakita natin earlier. So ito naman, yung kanyang dahon is dark green. So ito, nagsistart na siyang maging mature yung kanyang mga dahon kasi nagiging pointy na yung kanyang mga leaves as compared with the younger ones na medyo curvy pa siya. I really find the Varsivixii ay kind of unique na philodendron kasi kakaiba yung kanyang stem. Para siyang tree, trunk of a tree, kasi parang puno talaga yung kanyang development na growth ng kanyang stem. And this is another philodendron na trailing type, and this is our Philodendron Campus Portuanum, not to be confused with the Syngonium auritum because they have the similar shape of its leaves. Makikita din naman natin na medyo kakaiba yung kanyang feel ng kanyang mga dahon. This is a freebie given to us. Thank you kay Sir Gavin. And ito naman yung ating philodendron na Hastatum, or also known as Silver Sword. So, ito medyo juvenile pa yung kanyang mga dahon, hindi pa siya nagmamature, but slowly nagtitrail na siya. So, actually I got this one last year pa, so more than 6 months na ito under my care, and admittedly guys, I'm really having a difficulty in growing this one kasi I don't know, baka meron talagang mali sa pag-aalaga ko nito. Pero ngayon naman, nilagyan ko na siya ng pole kasi yun yung advice ng some of our subscribers. Nalagyan ko daw ng pole para maging maganda yung kanyang growth. And babalik natin ito. Let me share with you yung trending din na philodendron from last year, and this is our Philodendron Birkins. So ito siya guys, I think isa ito sa pinaka-hot na hot na philodendrons last year. Napakaraming mga plant collectors na gustong-gusto talaga magkaroon ito. Pero yung sa akin, kakakuha ko lang ito previous months lang. Mga 2 or 3 months pa lang ata ito under my care. So yung ating Birkins, it has this unique variegations or white markings sa kanya mga dahon. So yun yung nagpapa-unique sa kanya. Ito naman, kung mako-observe natin, may mga dahon dito na nag-revert to almost green na. And fortunately naman, ngayon, slowly nagbumabalik na yung kanyang mga variegations. Ito naman is my Philodendron Mayoy, and this is one of my early collections din na philodendron from last year. So this is also one of the philodendrons na I suggest sa mga plant beginners because they're really easy to take care, and then medyo affordable lang din sila sa plant market. So this is our Jungle Fever na regular or the green form lang. Earlier na i-share ko sa inyo na meron tayong Golden Jungle Fever na variegated. Ito naman, this is the regular na Jungle Fever, and ito na nagiging giant din itong ating Jungle Fever as the plant matures. So makikita natin na dark green yung kanyang mga dahon, and then it has this medyo wide or fat na size ng kanyang dahon, and may mga corrugations sa dito sa gilid. So guys, this is our Philodendron Royal Queen. Mind you guys, I don't confuse this one with the Pink Princess kasi meron talaga siyang similarities kung yung ating Pink Princess ay hindi nagva-variegate. So we have to be very careful and vigilant if ever bibili tayo ng mga Philodendron Pink Princess kasi baka yung iba dyan, may plano tayong scam. So ito yung Royal Queen naman natin. Kung i-side by side mo siya with Pink Princess, malalaman mo naman na kakaiba talaga yung Pink Princess as compared with this one kasi ito, it has this green, uniform green na color sa kanyang mga dahon. Ito naman yung ating Philodendron na White Wizard, and I've had this in my care for ilang months na. So supposedly yung ating White Wizard, it should have this very very obvious na mga white markings sa kanyang mga dahon, but for our White Wizard,
na hindi pa siya masyado generous, guys, kasi ito pa lang yung white variegations na kanyang na-produce, and I've been very open and honest with you na medyo nahihirapan talaga ako taking care of this one kasi hindi ko talaga mapalabas yung kanyang variegations. So, ito naman yung aking philodendron na Jose Bono, and this is actually my mother plant na Jose Bono. This is my very first Jose Bono, and nakailang propagate na ako nito, guys. I've had 2 propagations na from this one, and sa ngayon, ito na siya, nag-produce na siya ng new growth with 2 leaves, and meron na rin palabas sa pangatlong dahon. So, ito naman yung ating philodendron Plomaniae or Plomaniae. And itong ating Plomaniae, guys, is actually one of my wishlists for this year. I'm so happy nung nakuha ko na ito. For the Plomaniae, makakakita tayo ng mga silver markings sa kanyang mga dahon, similar to that of the Mamay. It's easy for us to distinguish naman between the two kasi yung Plomaniae, medyo round or medyo mataba yung kanyang shape ng dahon as compared with the Mamay na medyo narrow or pa-sharp yung kanyang form ng heart shape. Here's another trailing type of a philodendron, and this is our lemon lime. So from the name itself, lemon lime, it has this yellowish green na lemon color. And ito, guys, fast growing itong ating philodendron. And next up is our philodendron black cardinal. And by the name itself, actually, kahit na black yung kanyang color, hindi naman talaga black yung kanyang mga dahon. It has this deep burgundy na color, especially with its new leaves. And as the plant matures, nagiging dark green na rin siya. And we have here 3 pots of my philodendron micans. Ito na naman, guys. These are such fast growing din ng mga philodendrons. If we take a closer look at our micans, yung kanyang shape ng dahon and even the feel of it, para siyang maliliit na Milano chrysome. Actually, medyo similar nga talaga sila. Pero ito, hindi ito lumalaki na same with the size of our Milano chrysome. So, I introduce a pole here para maging sobrang lush na tignan ito. And I think on each pot here, meron akong tigsasampung mga different plants dito. So, right beside it is our philodendron Hydrasium na Brazil. So, earlier, naipakita ko sa inyo yung ating cream splash. Ito naman yung ating Brazil. And it's very noticeable na kakaiba din yung kanyang sporting or variegation dito sa gitna ng kanyang mga dahon. So, wala tayong makikitang cream. Yung kanyang combination lang is with a light green, dark green, and medyo may mga intermediate na greens din. So ito naman, guys, yung ating philodendron Linette na medyo cute pa kasi ito naman na-propagate ko na ito from the mother plant na may mga damages. So ngayon, I'm very happy kasi meron na rin siyang development and magkakaroon na siya ng pangatlong dahon soon. And we have here, let me just get this one, this is our philodendron Dark Lord. And again, this is another trailing type of a philodendron. May mga similarities din siya with the Red Majesty, yung ating mga Royal Queen in terms of the color, but doon na natin makikita sa differences niya sa shape ng kanyang mga dahon. So this one, Dark Lord, by the name itself, medyo dark din yung kanyang color. So ito naman yung ating philodendron Bilitae or Bilitae, depende kung paano niya ito i-mention. So this one, this is already a propagation of mine from the mother plant, and this is one of my favorites last year. Sino ba naman hindi nagagandahan sa ating Bilitae? And mind you, guys, ha, yung ating Bilitae, nagiging giant din ito as the plant matures. Itong ating Bilitae, guys, this is actually very popular to almost all plant collectors kasi habang lumalaki yung ating mga Bilitae, nagiging giant talaga yung kanyang mga dahon, and it has this majestic feel, especially kung nasa inyong collection ito at together with other plants. And we have here another giant na philodendron, and this is my philodendron Prince of Orange. Isa na ito sa pinakamalaki ko din ng mga philodendron, guys. So, ito, it's called Prince of Orange kasi yung kanyang pinakabagong dahon, it would go out as medyo red-orange or orange yung kanyang color. Then, as the plant matures, nagiging dark green din siya, katulad itong mga nasa dito makikita natin. This is also called as tricolor because of the transition of its color. So, from the new leaf, lalabas siya na medyo orange, and then magkaka-intermediate siya na may pagka-yellow-green, and eventually, nagiging green or dark green na yung kanyang mature leaves. So, this is our philodendron Giganteum Blizzard. So, very beautiful. We have a very beautiful philodendron here with its mottled na mga variegations sa kanyang mga dahon. So, mind you, guys, ha, this is the Blizzard. Aside from this, meron din tayong Giganteum na na-feature natin earlier, and meron ding variegated na Giganteum. So this is our Blizzard, and then malalaman naman natin kung Blizzard siya. Kasi yung kanyang mga dahon, very
very obvious yung kanyang mga variegation, and then it's very majority of the leaves talaga mayroong mga variegations. And last but not the least is our Philodendron Florida Beauty. So talagang nireserve ko talaga ito as our plant finale kasi this is one of my wish list for this year, and I've been eyeing on getting this plant, and then I'm so happy kasi nakuha ko na ito. Although medyo maliit pa siya and cute, but I'm more than willing to spend months and even years until sa siya na makita ko ito na maging fully mature, maipakita niya yung kanyang pagka-beauty. So itong ating Florida Beauty, guys, kanina naipakita natin yung ating Philodendron na Florida. This one naman, this is the variegated version of the Florida. So yung kanyang mga variegations, makakakita tayo ng mga cream or yung mga orya na mga variegations. Sometimes may mga splashes. There are times na nagha-half moon siya, and may mga times din na may mga quarter or big patches. So that would be it, guys. That would be my Philodendron collections, and I really hope na nag-enjoy din kayo as I was able to share my different Philodendrons. And so before we end this video, let us do our shoutouts. Shoutout kay Donna Bella Kabatay. Shoutout na rin kay Leo Ace. Shoutout to Costudio Labaniego. Hello to Sir John Christopher Imalada. Hi din kay Ma'am Wilma Edesan. Hi kay Ma'am Lizelle Dableo. Shoutout na rin kay Hermilia Tovalles. Shoutout also to Novernia Kizon. Shoutout na rin kay JV Ortega. Hello kay Ma'am Felisudo. Hi din kay Vanji David. Shoutout kay Shamir R. Kasim. And shoutout na rin kay Carmelita Imperial. And guys, if you happen to like our videos, please don't forget to like and share to your families and loved ones. At sa mga bago pa lang sa ating channel, especially sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please click on the subscribe button and pakiclick na rin ang ating bell notification para maging updated kayo sa mga latest videos ng Betchoy Vlog. Once again, this is Betchoy, your plantito from Mindanao. Happy planting!